Ang mainit na panahon naging mitya ng pagkamalikhain ng isang tauhan ng BFP. Ang patapat niya sa sobrang init, do-it-yourself o DIY na air cooler. Saksi si Jamie Santos. Ayos ha. Para ka raw na sa loob ng pugon sa tindi ng init ng panahon ngayon. Kahit hindi kumilos, pawis ay tiyak na bubuhos. Ayon sa Pag-asa, mas titindi pa ang init na nadarama ngayong buwan ng Mayo. Kaya maraming gumagawa at nag-iisip ng paraan para guminhawa ang pakiramdam. Bukod sa pag-inom ng malamig na tubig, ang iba nagdadala na ng mga portable fans tulad nito para mapreskuhan. Pero may iba na nag-level up sa pagiging maparaan at malikhain para alinsangan ay pawiin. Tulad na lamang ni Fire Officer 3 Ryan Dalumpines, parang may apoy daw ang ibinubugang hangin ng kanilang electric fan. Kaya naman bilang kawani ng pamatay sunog, hinarap ni Sir ang damang init. Gamit ang icebox, exhaust fan at yelo, may DIY air cooler na siya. 20 minuto lang daw ang ginugol niya sa paglikha ng DIY air cooler. Yung apat na yelo na nilagay ko, umabot silang 2 oras eh. Kasi yung natunaw na yung yelo, yung tubig na nandun sa loob ng ano, manamig pa rin kasi siya, kaya yung buga ng hangin, manamig pa rin po. Ang isang ito naman, chillax na sa pagpapahinga kahit may araw pa. Gumamit lang siya ng plastic bottle, hose at stick, yelo at ikinabit sa kanyang electric fan, pawi na raw ang init na nararamdaman dahil sa kanyang DIY air cooler. At bilang fire officer, payo niya sa mga gumagawa ng mga DIY air cooler ngayong tag-init para mapanatiling ligtas ang gamit nito. Ilagay lang siya sa safe na lugar na hindi sa basta-basta matabig o mga ano ng mga bata. Ginawa naman nila kasi yun, andun din sila. Kasi gusto nila ma-experience agad yung lamig. Eh hindi nila pwedeng iwanan yun. Tsaka yun lang, ang paalala lang talagang, kasi tubig, kuryente, talagang bantayan at huwag pabayaan alas ng mga bata. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Binasag na mga nagpoprotesta ang ilang bintana nang pasukin nila ang gusali ng Columbia University sa New York sa Amerika. Iniyag din nila ang pagsuporta sa Palestine at matinding pagkondena sa operasyon ng Israel sa Gaza kung saan mahigit 30,000 na ang nasawi. Matapos ng 24 oras, napasok at nabawi rin ng mga pulis ang naturang gusali. Arestado ang ilang sangkot. Sumiklab ang gulo nang suspindihin ang pamunuan ng universidad ang mga estudyanteng 2 linggo nang nagka-campus sa mga tent sa lugar bilang bahagi ng protesta. Mga kapuso, may tsansang magkabagyo ngayong Mayo. Ayon sa Pag-asa, posibleng 1 o 2 bagyo ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Sa kananiwang track, kapag Mayo, kung di mag-re-recurve o lilis palayo sa bansa, maaaring tumawa yan sa Eastern Visayas at sunod na tutumbukin ang Southern Luzon. Samantala, sa Pili Camarines Sur, inaasahan ng pinakamataas na heat index bukas. Aabot po ng 48 degrees Celsius. 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Tacloban City, at 45 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. At bukod sa mga yan, mahigit 30 lugar pa ang aabot sa danger level ang damang init bukas na nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Palawan, Sulu Archipelago, at Sokcergen sa hapon. At sa Metro Manila, maalinsangan pero posible ang localized thunderstorms gaya ng naranasan kanina. May sagot na si Angeli Kang matapos siyang idawit sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque. Fake news yan, ayon po sa aktres. Sa guesting ni Angeli sa Updated with Nelson Canlas podcast, inamin niyang affected siya sa pagkalat ng usap-usapan. Paglilinaw ni Angeli, hindi pa niya nakakatrabaho si Bea o si Dominic. Nabanggit din ni Angeli na marami na siyang natanggap na indecent proposal. Apektado man siya, iniisip na lang niya na wala naman siyang tinatapakang tao at mahal niya ang kanyang ginagawa. Ang kakaibang adventure sa Bohol na swimming with the Butanding at ang nakakamanghang rock formation sa Ilocos Norte.
At ngayong Labor Day, silipin po natin ang Love Boracay na dinayo ng libo-libong turista. Yan ang biyaheng saksi ni Femarie Dumabok ng GMA Regional TV, Palitang Bisda. To beat the heat, tara na at nag-swimming sa Lila Bohol kasama ang mga whale shark. Relax, sila ang mga butanding na tinaguriang gentle giants. Pwedeng makita ng malapitan ang 5 hanggang 10 butanding doon. Pero kailangan umatende muna sa briefing para malaman ang mga ipinagbabawal. Kagaya na lamang ng paglalagay ng sunblock lotion na maaari raw makaapekto sa mga whale shark. Mula Bohol, tara naman sa Boracay sa Malay Aklan. Dinagsa ng mahigit 10,000 turista ang week-long Love Boracay event. Pumarada ang ilang residente at turista na lumahok sa iba't ibang sports activities. Nagkaroon din ng Sandy Castle Making. Sa pagtatapos ng selebrasyon, nagsagawa sila ng street dancing competition at float parade. Let's go up north sa White Sand Beach ng Pagudpod, Ilocos Norte. Nagbistulang malaking swimming pool ang Saud Beach dahil sa pinong buhangin at asul na dagat. Pwedeng subukan ang ilang water activities kagaya ng pagsakay sa banana boat, kayaking at pedal bike. Chillin' by the beach naman ang vibe sa Burgos, Ilocos Norte. Mahangin kasi doon at marirelax ka habang pinagmamasdan ang mga nakakamanghang rock formations. Masarap magmuni-muni at titigan ang mga hampas ng alon sa malalaking bato. Perfect view para sa mga mahilig mag-selfie. Para sa GMA Integrated News, ako si Femarie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Ang inyong saksi! Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.